What's up mga ka-friendly? So kung bago ka pa lamang sa channel ko, mag-subscribe ka na. There you have it guys. Andito na kasama natin ngayon, nandito si J-Lord. Subscribe kayo sa kanyang YouTube channel. Anong pangalan ng YouTube channel? So yung channel ko is J-Lord Alcantara Lagunay. Okay, so would like to share with you how to pronounce correctly the words that we're going to present to you today. Ibig sabihin niyan, ito yung mga kadalasan na nababanggit natin or nabibigkas nating mga Pinoy na mali pala or nakaugalian nating bigkasin pero hindi pala yun yung tamang pagbigkas sa mga salitang ito. So, ipapakita ko kay J-Lord yung listahan ng mga salitang ito isa-isa. Tapos babasahin po niya kung ano yung alam niya pagkakabigkas sa mga salitang ito. And then, i-correct natin kung ano nga ba yung tamang pronunciation niya. Okay, it sounds exciting. Don't worry, kasi yung iba dito, hindi ko pa din nababasa or hindi ko pa din alam kung paano nga ba siya tamang bigkasin. Alright, so without further ado, let's start this. Ready? Okay. So, first word. Abalon. Okay, yes. Most of the time, binabasa natin yan na abalon. Maski ako abalon ang basa ko dyan, diba? Pero, ang tamang pagbigkas talaga dyan ay abalone. Yes, abalone. The stress falls on the third syllable. So, it's abalone. Okay, ano nga bang abalone, J-Lord? According dito sa ating reference, it's a delicious seafood. Okay. Okay. Kaya pala. Unang word pa lang yan, J-Lord. Pero parang hindi na tayo familiar kung paano ba siya binibigkas ng tama. O, itong number two, second word natin. Paano mo siya binabasa, J-Lord? Accessory. Okay, accessory. Okay, minsan binibigkas to ng mga kasama natin na accessory. No? Ini-stress nila dun sa salitang or dun sa syllable na so. Pero actually, dapat yung stress niya, yung diin nito, pag sinabi natin stress, ito yung diin. Wow. Saan mas may emphasis, at saka mas... Okay, ito namang ikatlong word na to, pakibasa, J-Lord. Acknowledge. Okay, yun. Yan na yan yung naririnig ko as a teacher, no, na binibigkas lagi ng mga estudyante natin. Ginagawa natin acknowledge. Ginagawa natin siyang parang ledge yung dulo niya. But it's not actually like that. It should be acknowledge. Knowledge. Okay, dalawang bagay yung dapat mong tandaan doon na yung kanyang stress nasa second syllable, yung no. And then, yung dulo niya, yung dulong syllable, yung last syllable, hindi siya lage. It's lage. Acknowledge. Acknowledge. Hiram! 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 How do you read that? Acoustic. Okay, normally, yan talaga, acoustic. Uy! Gusto kong bumili ng gitara, yung acoustic lang. It's actually not acoustic. It's acoustic.